Tinga ko na tubig. Mahal, sakto ang dating mo. Nakaluto na ako ng dinner. Alam ko, gutom ka. Ipaghain na kita. Paborito mo yung ulam na niluto ko. Tinatanong ba kita kung gutom ako? Diba, tubig lang hinihingi ko? Tsaka, pwede ba sa tuwing uuwi ako ng bahay, mag-ayos-ayos ka naman? Ang taba-taba mo na nga, mukha pang basahan yung pagmumukha mo. Mahal naman, nandito lang naman ako sa bahay. Tsaka, okay namang tong suot ko ah. Huwag mo naman ako insultuhin ng ganyan. Alam mo, kesa sa sumasagot ka dyan, bakit hindi mo na lang intindihin yung mga sinasabi ko? At ilang beses pa kita kailangan pagsabihan na mag-exercise at mag-diet ka. Wala ka nang silbi sa kama. Nagdadala ka pa ng kahihiyan sa mga kaibigan ko. Sure ka ba na hindi tayo aawayin ang asawa mo mataba kapag dinatnan niya tayo dito sa bahay niyo? Alam mo naman ako, ayoko ng gulo. Mas maganda nga yun eh. Yung datnan niya tayong dalawa para ipamukha ko sa kanya na mas sexy at mas maganda yung kinakasama ko ngayon. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring gulo. Well, wala naman sa akin kahit awayin niya ako. Dahil in the first place, ako na ang bago mong pakikisamahan at hindi ang dambuhalan yun. Mga walang hiya! Dito pa talaga kayo sa bahay gagawa ng mga kalokohan nyo? Hindi na kayo nahiya? Mga imoral! Tumigil ka! Eto ah, etong isaksak mo sa kokote mo, ha? Makinig ka! Ayoko na sa'yo at siya na ang bagong mahal ko na mas sexy at mas maganda, hindi tulad mong elepante! Narinig mo naman diba yung sinabi ng asawa ko? Asawa? Ang kapal naman ng mukha mo para tawagin siyang asawa mo. Ako ang legal na asawa dito at hindi ikaw nakabit. Tumigil ka! Dahil totoo mga sinabi niya, siya na ang bago kong asawa. At ikaw, simulan mo nang ayusin ang mga gamit mo. Dahil aalis ka na dito at siya na ang bagong titira sa bahay ko. Ano? Narinig mo sinabi ng asawa ko? Ayusin mo na mga gamit mo at umalis ka na dito. Dahil mula ngayon, ako na ang bagong titira dito. Dahil ako na ang bagong asawa. Kaya umalis ka na. Sige lang. Magpakasaya lang kayong dalawa. Pero itong tatandaan nyo, hindi rin magtatagal ang pagpapakasasa nyo sa isa't isa. Babalik ako at pagbabayarin ko kayong dalawa. Oh, sige na. Magkikita tayo next week. Alam ko naman na may miss mo ko. Hmm? Oh, sige na, babay na. Ano nangyari dito sa bahay? Bakit ang kalat? So, ako bang inaasahan mo maglinis dito? Asawa mo ko, hindi mo ko katulong dito. Nakapagduto ka na ba? Pagod at gutom na kasi ako eh. Ako ba tinatanong mo niyan? Di ba alam mo naman na hindi ako marunong magluto? Mag-order ka na lang sa online. Eh ano na lang ginawa mo dito sa bahay? Ni hindi ka ba lang nakapaglinis? Ang kalat to! Ito ang itatak mo sa utak mo, Brent. Binahay mo ko para buhayin at ibigay yung mga gusto ko.
hindi para alilain at gawing katulong mo. Maliwanag? Pahinga ko pera. Anong pera? Kakabigay ko lang sa'yo nakaraan na. Saan mo ba ginagastos sa mga perang binibigay ko sa'yo? Huwag ka na maraming tanong. Bigyan mo na lang ako ng pera. Anong pera? Pera na ba talagang habol mo sa'kin? Ha? Gusto mo malaman ng totoo? Tingnan mo itsura mo. Siyempre naman sa ganda at sexy kong to, hindi ako papatong sa ganyang itsura kung wala kang pera. Ah, ganun. Pera na pala talagang habol mo sa'kin simula noon pa. Lumayas ka! Hindi na kita kailangan! Ano bang pinasok kong gulo? Nagdala ako ng problema dito sa bahay. Melody? Sa wakas, Melody, nakita din kita. May sasabihin ka ba? Nagmamadali kasi ako eh. Melody, kamusta ka na? You know, I'm trying to call you pero mukhang nag-iba ka nata ng number. I'm fine. Happy and contented with my life right now. At bakit mo naman ako tatawagan? Let me guess. Iniwan ka na ba ng kabit mo? Actually, ako yung nang-iwan sa kanya. It was a wrong choice na pinatira ko siya sa bahay. Knowing na pera lang pala talaga yung habol niya sa akin. I think you deserve that. So ngayon, naniniwala na ako na talaga ang totoong karma. Right? I know. Pinagpalit ko yung totoong babae na nagmamahal sa akin. Pero hindi ko siya pinahalagaan. At tumingin ako sa pisikan na kaanyuan. Ang totoo, nasa akin na talaga yung tamang babae, pero pinakawalan ko pa. I think I have to go. May importante kasi akong lakad eh. Ayokong malate. Sandali. Melody. Mahal naman pa rin kita eh. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pwede bang maging tayo ulit? Actually, hindi na. And to be honest, inaasikaso ko na yung annulment natin. That's the important matter that I'm talking about. Imi-meet ko ngayon ng lawyer na nakausap ko para asikasuhin yon. Next time, kung maghahanap ka ng maganda at sexy babae, make sure na hindi pera mo ang habol niya. At higit sa lahat, pahalagahan mo kung sino man ang babaeng totoong mahal ka, hindi ang pera mo.